una ho, yung endorsement kay Vice President Lenny Robredo ay base sa masusing pag-aaral at deliberation ng leadership ng United Mangsamoro Justice Party at pakikipag-usap sa team mismo ni Vice President Lenny Robredo. Merong, alam naman ho nung marami na merong isinusulong na agenda yung Mangsamoro. At malaking kabahagi nito ay matutupad lang at magiging realidad kung merong appropriate na national policy na ang mangunguna ay ang Pangulo ng Republika. So yun ho ang naging subject nung matagal na pag-uusap sa kanila. Maliban ho doon sa mga ibang kandidato na nakikipag-usap din sa atin. Pero si Vice President Robredo, ang talagang merong very concrete na agenda at proposal kung paano ipagpatuloy yung peace process sa Mindanao at paano i-implement yung comprehensive agreement on the Mangsamoro. Liban dito, talagang hindi lang promise o commitment na gaya nung madalas natin nakikita sa mga politiko, sa mga rallies, sa kanya ay talagang inisa-isa at inintindi kung ano yung mga issues. At pagkatapos na magkasundo sa kung ano yung kakailanganin nating mga steps para matupad yung commitment na yon, ay pinirmahan ho ni Vice President yung commitment na yon. Meron din namang mga presidential candidates na lumapit sa atin at nakipag-usap. At ang gaya ho nung nasabi na natin, ang policy ng partido ay i-open yung door niya para sa lahat ng kandidato na magpahayag o kaya pumunta rito at makipag-engage sa atin para humas malinaw sa lahat, sa atin at sa kanila, kung ano yung kinakailangan natin na isulong na agenda sa atin. Pero wala ho tayong pinangakuan na sila yung i-endorse. Ang sinabi ho natin ay makikinig tayo, titingnan natin yung kanilang agenda at magka-counter-offer ho tayo kung ano yung tingin natin ay siyang tumpak. So, magsimula pa ho nung last year, may mga lumapit sa atin, may mga pumunta sa atin, pero wala hong pangako na sila ang endorso. Ang lagi ho nating sinasabi ay mag-i-endorso yung partido ng formal base noon sa kanilang plataforma di gobyerno at kung ano yung tumpak na agenda nila sa Mangsamoro. Yun ho yung naging basihan nung pag-i-endorso ng leadership ng Moro Islamic Liberation Front at ng political party nito na UBJP kay Vice President Robredo. Naging subject din ho ng deliberation yon ng pamunuan ng United Mangsamoro Justice Party. At malinaw naman, base sa religious opinion ng mga miyembro ng partido, na sa sitwasyon kung saan ang mga Muslim ay minority at kung saan ang pagpili ng liderato ay base sa konstitusyon at sariling batas ng isang bansa, hindi maaaring i-impose yung Islamic requirement doon sa leadership na yon. Kaya ho, tanggap naman na yung pamantayan sa pagpili ay hindi magiging batay doon, kundi magiging batay sa kung sino yung maaring mamuno na maprotektahan at ma-enhance yung interest ng mga Muslim, kagaya nung dito sa Mangsamoro at sa loob ng Pilipinas. So, hindi ho material yung gender doon. Ang material ho ay sino ba ang karapat-dapat na mamuno na masisiguro natin na yung interest ng mga Mangsamoro ay maprotektahan. Yun ho ang talagang naging basihan ng pagpili. Ating pong mga official candidates, the United Mangsamoro Justice Party and our official...